Magandang gabi mga kapak! Episode 4 ng ating Season 2 na. Kamusta na kayo? Ako si Doc Rina. O nga naman, ang bilis nga naman ng Season 2 na ito, Doc Rina. Ano? Samahan nyo kami sa programang Pak na Pak sa Usaping Agrikultura at Kalikasan ang Usapang Watersheds ngayong Season 2, ang inyong Wednesday Habit After Work dito sa Radyo DZLB Online. At syempre, narito pa rin ang pangatlong Doc ngayong Season 2, si Doc Pampo, dito sa Pak! Para sa agrikultura at kalikasan. Ang PAC ay ang programang hatid sa inyo ng UP Professional School for Agriculture and the Environment. At syempre layunin natin na makapaghatid ng impormasyon tukol sa agrikultura at kalikasan na tumpak, may impact at pakinabang. Totoo yan, Doc Rina, sa pag-oobserba natin sa nakaraang mga episode, talaga namang siksik na siksik ang bawat episode ng PAC ngayong Season 2. Ano? Sa tatlong episodes na nakaraan, natutunan natin ang tungkol sa watersheds na ito ay ating tahanan. Watershed management na kailangan natin itong alagaan sa pamamagitan ng tamang pangangasiwa at ng tinatawag nating Ridge to Reef Framework, kung saan nalaman din natin ang saklaw ng watersheds ay hindi lang iisang pook o municipality o munisipalidad lamang, kundi ito'y marami ang nakakasaklaw dito. Tama, Doc O'Neil, dahil sa lawak ng saklaw ng usaping watershed, napakarami ring ahensya ang kasama ng tamang pangangasiwa nito, lalo na sa pagpaplano ng land use ng mga munisipalidad. Teka lang mga partner, bago tayo magpatuloy, kapamusahin ko muna kayong dalawa. Siyempre, kababalik, ano, balik eskwela tayo dito sa UPLB nung Lunes at medyo madaming ganap. Kamusta na kayo mga partner? Doc O'Neil. Kaya nga, unang araw pa lang ng klase, canceled na agad. Hindi, kasi ano, sinabay ko kasi holiday sa Friday. So nagsimula ako para patas yung Wednesday at saka Thursday. Nag-excuse pa, kulang yung wellness break. Ano? Oo nga. Ikaw, Doc Pam, kamusta ka na? Pag-klase din, parang bawi agad. Yung pahinga, binawi agad. Ano naman? Oo nga, parang naipon. Parang bumuelo lang tapos biglang, ano, bulto na naman ang dumating sa atin. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa PAC, no? Tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi, dito pa rin sa Radyo DZLB Online. At syempre, no, paalala lang natin sa ating mga manonood at tagapakinig na itong ating programa ay ginawa nating parang short course na rin sa watersheds, kung saan maaari kayong makakuha ng verifiable certificate na may digital badge. Sagutin lamang ang mga katanungan. Short quizzes lang. Ako medyo, meron na akong sablay, pero pasok pa rin naman sa requirement na 80%. Yan. At syempre, meron tayong resident, no? Resident expert sa watersheds. Kasama natin buong season ng season 2 ng ating PAC. Syempre, andyan si Sir Rex, si Sir Charex. Magandang gabi, Sir Charex. At syempre, Doc O'Neil. Syempre, no? Bilang walang kapagod-pagod talaga si Sir Rex, si Charex, no? Sorry. Super passionate magpaliwanag ng kahalagahan ng watershed sa kabuuan ng mga komunidad at kabuhayan. At hindi lang siya ang mga kasama natin ngayong gabing ito. Sinamahan din tayo, mga kasama din natin ang DOST Picard Senior Science Research Specialist at ang Unit Head
ng Policy Analysis and Information Management Unit ng Social Economics Research Division ng PICARD. Walang iba, matagal ko nang kakilala, si Binibining Maria Barbara Aranas. Magandang gabi, Mia. Yes, magandang gabi po. Welcome back kay Sir Rex and magandang gabi kay Mia. Hi, good evening ulit, no? Naka-mute pala ako kanina, sorry. good evening sa inyo lahat at sa ating mga manonood at tagapakinig, no? And good evening din kay Mia na panauhin natin, no? Ako naman ay regular na dito, so siyang panauhin ngayon. Kaya nga sir, no, welcome back po sa inyo at welcome kay Mia. Mia, kumusta ka naman? We've known each other since we were kids. Nagulat nga ako, yes. ikaw ang aming guest ngayong araw na gabi ito. Kumusta nga yung araw naman dyan? So, Ronilo, ano lang, Mia lang. Naging Maria kasi. Maria ba yung sinabi ko? Tama, magkaibigan nga kami nito. Magkaiba pa yung pangalan. O, Mia Barbara. O yan, si Mia Barbara. Mia, ano, kumusta ang iyong araw? Kumusta ang PICARD? Mabuti naman. Mabuti kami sa PICARD. Sana rin may wellness week, no? Pero kahit ganun, mabuti naman kami sa PICARD. At salamat po sa PAC para sa pag-imbita sa DOST PICARD. Yes. Siyempre, yeah, Sir O'Neill, Ronilo ka daw, sabi ni Mia. Nabubuking yung pangalan ko. Ayan, siyempre ngayong gabi, usaping watersheds pa rin, pero palalawigin natin yung usapan kaya nandito si Mia. At ngayong gabi ay mas ipapakilala natin yung WILOOP or yung WILOOP Policy Advocacy Project. So, siguro simulan ni Sir Rex yung pagsasaad ng buod at layunin ng proyekto nito. Sige, sir. Yeah, ang WILOOP project, no, hanggang ngayon hindi ko pa rin memorize yung official title niya, no. Pero ang proyekto na to na pinupondohan ng ano ng DOST PICARD ay naglalayon na maisulong, no, maisulong yung tamang pag-apply ng ridge to reef, no, or yung watershed ecosystem management framework para sa paggawa ng mga land use plans, lalong-lalo na yung CLUP o yung comprehensive land use plans ng mga local government units, no. So yun yung pinaka ano niya, yun yung pinaka layunin niya, no, and upang makamit ito or ma-achieve ito, no, merong ilang components dito, no, na gagawin mo, mga activities na gagawin ng proyekto, no, para maisulong nga yung tamang paggamit ng ridge to reef management ecosystem, watershed ecosystem management framework. Si Mia, marami ding alam dyan kasi kasama yan sa bumuo ng proyekto, eh. So siguro bigyan din natin siya ng daan, no, para mag-introduce din sa WILOOP. Okay, thank you Sir Rex. So yeah, Miss Mia. Salamat po at muli magandang gabi po sa lahat at salamat ulit sa pag-imbita sa amin dito sa PAC. Doc Pam, nakasama natin sa proyekto, Doc Rina, Doc O'Neill at syempre Doc Rex. Tama po ang nabanggit nyo tungkol sa kahalagahan ng proyektong WILOOP para sa pangangalaga at pamamahala ng ating mga watershed. Lalo na ang watersheds natin ay kadalasang napapa sa ilalim sa jurisdiction ng iba't ibang LGUs. At alam nyo po, kami sa PICARD ay very excited sa proyektong ito dahil ito ay isa sa mga unang policy advocacy project na aming sinusuportahan at pinopondohan. Sa policy advocacy, ang layunin natin ay maitawid ang mga policy recommendations o ang lagi naming sinasabi sa PICARD is science-based or science-informed policy recommendations at maging adopted policy ang mga ito ng ating gobyerno para tunay na ma-address yung mga nakikita nating problema sa polisiya.
At kumbaga hindi lang tayo natigil sa pag-aaral ng mga problema, sa mga polisiya, o yung stage kung saan pinag-aaralan natin yung mga root causes ng mga policy-related problems. At this stage, ngayon, tumatawid tayo sa policy sphere, sa policy dialogues para i-advocate ang mga reforms at magamit ang siyensya or science para makatulong sa pag-ayos sa polisiya sa watershed management. At ang mga findings at recommendations na gagamitin natin dito sa advocacy project na ito ay nagmula sa isa ring policy study na pinangungunahan or pinangunahan din ni Dr. Rex mula ito nung sa na-implement ito mula 2017 at natapos ng mga around 2019. Ito rin ay sinuportahan at pinondohan ng DOSTP card. Dito sa policy study na to, nakita kung saan may mga gaps, lalong-lalo na sa operationalization ng watershed ecosystem management or yung nabanggit kanina na WEM framework sa land use planning. Specifically, nakita dito sa study na may makukonsider natin na inadequacy sa guidelines na dapat magsasabi kung paano ma-operationalize ang WEM framework. At bilang tugon nga o solusyon kung ng policy study na to, ginawa ang guidelines na WILOOP para matulungan ang ating mga kasama sa gobyerno, lalong-lalo na doon sa mga involved sa mga paggawa ng mga sectoral plans. So yun ang kahalagahan ng proyektong ito. Yan, salamat Mia sa pagpapaliwanag, no, kung ano ang sakop at lawak din ng involvement ng PICARD dito sa policy advocacy na ito. Ayan, parang ang ganda ng policy advocacy, ibig sabihin talagang isusulong natin, nasa puso natin na gusto nating advocacy na kasi, iba na pag-usapang advocacy, no? Pero syempre gusto nating ang mga pag-aaral natin, yung mga ginagawang researches natin ay hindi lang titigil sa publication, no? Gusto natin ma-apply nga natin. At ito nga ay isa, no? Aanhin ba naman ang framework kung hindi naman siya magagamit? Lalo na nung mga nasa nakaupo, yung mga nanunungkulan na may kinalaman nga sa proper land use planning. At syempre, babalik tayo sa ating expert, Sir Rex. Himayin naman po natin ang ating proyekto. Ano po yung mga detalye ng WILOOP? Ang WILOOP ay merong, kagaya na sabi ko, no, may ilang activities ito para ma realize natin yung mga objectives niya, no. And ang isa diyan ay yung stakeholder engagement, no. In other words, yung mga ahensya, mga organisasyon, no, mga tao, mga grupo, no, na may kinalaman sa watersheds, no, ay ating engage dito sa project. Sila yung target natin, sila yung target clientele. Kasama na nga yung nabanggit kanina ni Mia, no, yung mga policy makers, no, decision makers. Sila yung kabilang sa mga stakeholders na gusto nating ma-involve, no, dito sa project na ito. And makikita nyo diyan sa, no, sa screen niyo, no, yung tungkol dito sa Ridge to Reef, you know, watershed ecosystem management framework, no. At ang pinagkukunan ng puwersa ng advokasyang ito, no, na ito ay hindi lamang resulta ng pag-aaral namin na nabanggit ni Mia, kundi ito rin ang sinasabi na, no, ng maraming international bodies, no, lalo na ang UN, no. Meron ang UNCCD na sinasabi nila na kinakailangan, no, ang mga development plans natin ay nakaangkla, no, sa landscape, no. At makikita niyo din sinasabi multifunctional landscape, kasi yan ang nature, no, ng landscape. Ito ay multifunctional, hindi lang siya para sa isang gamit o layunin, kundi ito ay ginagamit sa iba't ibang layunin. At ito nga yung pinagmumulan ng problema, no, sapagkat maraming pinagagamitan, no, or maraming
kagamitan ang landscape no na minamanage natin no, at isa diyan ay ang watershed no. Watershed is the kind of define natin, it's a natural landscape. Maraming gamit ito no, at dahil maraming gamit no, kinakailangan merong isang framework no. Hindi ko pala alam sa Tagalog ang framework eh no, pero parang isang ano yan eh no, parang isang parang struktura no, na pwede niyang pwedeng mapaisalalim ang lahat ng kagamitan ng isang landscape o ng isang watershed upang hindi itong mga ito ay magsalusalungat o magkontrahan no. Kasi yun ang magiging problema eh no, pag maraming gamit ang isang watershed no o landscape o ridge to rift landscape no, ang kasunod na problema niyan ay ang pagkakasalusalungat, ang kompetisyon ng iba't ibang gamit no, at kapag nangyari yan ay magkakaroon ng mga problema kagaya ng land degradation no, forest degradation, okay, so water resources degradation, loss of biodiversity, yan yung mga common no na impacts ng uncoordinated no na paggamit ng land use para sa iba-ibang layunin no. At kaya nga mahalaga na isulong natin, at ito ang isinusulong sa WILUP no, yung science-based approach to land use planning. Napakaganda na kasi ng sinimulan ng HLURB no, nagamitin nila yung Ridge to Rift framework sa pagbuo ng isang comprehensive land use plan ng isang munisipyo, sapagkat ang Ridge to Rift landscape nga ay siyang tamang framework no, na binabanggit na ng maraming scientifico at maraming organisasyon na nabanggit ko kanina, sapagkat ito ang magbibigay sa atin no ng paraan upang ating matimbang ng tama no, ilan ba o ano bang parte ng isang landscape o ng isang watershed ang pwedeng gamitin sa isang layunin, at ilan naman yung pwedeng gamitin sa ibang layunin no, na sa totality kapag sinuma mo yan no, yung impact ng gamit na yan, iba't ibang gamit ng watershed ay magre-resulta sa isang tinatawag nating positive no, positive impact no, meron siyang positive outcome. Ibig sabihin yung mga negative impact sa iba't ibang bahagi ng watershed mami-minimize no, kundi lalong gaganda yung buong watershed dahil dito sa coordinated na paggamit ng ano ng watershed. Mahalaga din dito sa ano sa WILUP no, yung tinatawag nating trade-off analysis. Ito yung sinabi ko kanina na titimbangin natin ng mahusay no, at ito yung science no, ito yung science ng ridge to rift approach, yung trade-off analysis no. Kasi alimbawa no, may isa kang watershed, okay, and then sabihin natin na yung 100 o 1,000 hectares ng watershed ay tinitingnan natin na gamitin para sa agrikultura no. Ang tanong, yun na ba yung pinakamagandang gamit ng 1,000 hectares na yan, o meron pang ibang mas magandang gamit na magbibigay ng mas mataas na benepisyo no, para sa tao no, o para sa mga stakeholders? Pwede bang gamitin na lang natin yung 1,000 hectares na yan sa halimbawa no, urban development no, or bakit hindi na lang natin gamitin yan para sa infrastructure development, or bakit hindi na lang natin yan tamnan ng mga permanent tree crops no, baka mas maganda pa. So yun yung pagtitimbang na gagawin natin no, and then kasama din diyan yung pagtitimbang halimbawa no, ang forest ba talagang hindi na natin dapat galawin para sa ibang gamit no, sapagkat napakaliit na ng forest natin no, or pwede pang gamitin ng ilang bahagi nito at ang resulta ay hindi naman magiging masama no. So yun yung titimbangin no, yun yung titimbangin na makita natin ano ba yung tamang gamit at saan pwedeng gamitin no ang isang bahagi ng watershed. In other words, saan ba tama ang agrikultura,
saan ba tama ang tree plantation, saan tama ang urban development, no? Upang sa ganon yung kabuuan ng watershed ay hindi mapapariwara. No? So yun yung gusto nating, ano, yun yung gusto nating isulong dito sa WILOP project. Paano ba gagawin yun? Yun ang tanong. Paano ba gagawin yun? No? And yun ang kumbaga gusto nating sagutin sa mga isip ng mga stakeholders, no, ng mga government officials, ng mga policy makers, mga practitioners, ng mga planners, no. Gusto nating sagutin 'yon sa kanilang isipan para maisakatuparan nila, no, yung dapat na pamamaraan pag-apply ng rich tariff approach. So, di ko alam kung naging maliwanag 'yon, no, but anyway, tanungin niyo ako kung may tanong kayo. Maliwanag naman, sir, talagang naipakita, talagang maliwanag na nailatag ni Charex yung ano, no, yung ibig sabihin talaga nung WILOP o yung Watershed Integrated Area Land Use Planning. Talaga namang yung sa pagkakasabi din ni Charex, ano, yung pagtimbang ay mahalaga. At ang pagtimbang na ito ay kailangan ng siyensya. Wait, sir, sa mga aktibidad po, sa aktibidad po ng pagtimbang sa different or yung trade-off analysis po or yung science-based approach within the WILOP framework, ito po ay related, ano, merong kaakibat ng mga polisiya. Nasabi na nga natin sa ating mga previous episodes na ang mga watersheds ay hindi lamang limitado sa isang nasasakupan ng isang LGU, ibang munisipyo. So, maraming mga polisiya po, lalo na po yung mga land use related, no, land use planning policies. Maaari niyo po ba, sir, papiyaw, bigyan kami ng idea kung ano yung mga key ideas ng mga iba't ibang land use planning policies na tinutumbok ng WILOP project. Yeah, nabanggit ko na kanina, no, yung sa HLURB, no, HLURB guidebooks or guidelines for preparation ng comprehensive land use plan at saka preparation ng LCCAP and LDRRMP, no, or yung local climate change action plan at saka local disaster risk reduction management plan, no. Meron na yan, meron ng guidelines yan, no. Kailangan na lang talaga maunawaan ng mga tao paano ba talaga i-actual ito, no? Paano ba talaga gawin, no, ang mga guidelines na ito o sinasabi ng guidelines na ito, no? And then meron din ang DNR, no? Ang DNR may guidelines sa paggawa ng forest land use plan, no? At sinasabi din doon na ang gamit dapat watershed approach, no? And then of course meron ding sinasabi diyan ang AFMA, no, sa agrikultura, no? Long time ago, no, siguro mga 20 years ago, no, merong provision ng AFMA, no, na kinakailangan gamitin nila yung tinatawag nilang ano, SAFDC, Strategic Agriculture Fisheries Development Zone, no. Yes. Yan ay integrated approach, no. Integrated approach yan for developing yung programa ng agrikultura at saka ng fisheries, no. And meron ding sinasabi tungkol ang tungkol diyan, no, ang mga LGU guidelines, sorry, ang DILG guidelines, no, kung paano dapat ang excuse me, ang comprehensive development plan ay gagamit ng integrated approach, no. So iyan ay ilan lamang, no, marami pang iba sa DPWH ang sinusulong nila ngayon, yung tinatawag nilang integrated water resources management, no, approach. Ito ay may kinalaman sa mga river basin, ano, management, ano, which is again, as I said, no, basically parang ano din yan, eh, no, parang watershed approach din yan, no, yung IWRM. So ito yung mga, no, ito yung mga kumbaga ang advokasiyang ito ng WILOP, no, ay hindi nagsisimula sa zero, no. Ito ay meron ng pinagsisimulan, kaya nga itong project na to, itong advocacy project na to ng WILOP ay pwede nating tingnan na suporta, no, suporta. Yes. Para doon sa mga existing policies para lalong gumanda ang implementation, no. Tingnan natin, no, na yan ay iba-ibang na, no, iba-ibang guidelines, no. Yes. Maganda siguro mangyari niyan itong mga guidelines na to ay mapag-iisa o mapag you know, ma-harmonize para
lalong gumanda ang resulta ng mga plano na gagawin, no, alinsunod dito sa mga polisiya na to or mga guidelines. Yan, napakalawak nga ng saklaw at maraming kailangang considerations para ma-implement talaga itong policy advocacy project. Napakaraming ahensya na kailangang i-coordinate. Okay, tanungin naman natin si Ms. Mia, ano-ano yung mga paraan na pwedeng gawin para sa policy advocacy at saka sino-sino yung mga target na maaabot ng advocacy niya ito at dagdag doon, ano yung maaasahan sa level ng mga local government units? Salamat po, Dr. Pam. Gusto ko ring i-emphasize yung nabanggit kanina ni Doc Rina. Hindi tayo titigil sa pagbuo ng mga frameworks, sa pagbuo ng guidelines, sa mga publications. Gusto natin maibahagi ang mga ito at talagang magamit. At doon talaga papasok ang policy advocacy project na ito. At lagi natin sinasabi, maitawid yung science o siyensya sa pagpaplano sa management ng land resources, essentially for sustainable development. And kagaya nga ng sinabi ni Sir Rex kanina, marami nang nag-exist na policies ang gobyerno. At lahat ng mga ito naka-reflect yung Reach to Reef principle, yung WEM framework, nandun na yun. Ang problema natin, paano gagawin? Paano to natin i-operationalize sa baba, lalo sa mga sa parte ng mga LGUs? For example, meron na yung HLURB guidelines. So, ang isa sa mga entry points ng policy advocacy na to ay ang pag-advocate ng mga enhancements doon sa mga existing guidelines. At dito, susuportahan na natin ang mga planning officers ng mga LGU sa step-by-step process ng operationalization ng WILO. Kaya dapat talaga magkaroon ng mga capacity development, matarget natin ang gamit ng tools, LGU, and also yung kabubuo lang ngayon, DHSUD, Department of Human Department of Human Settlements and Urban Development. Yun. So, pagdating naman sa advocacy, ang mga mahahalagang steps na kailangan sa isang advocacy project, unang-una, na-mention ito kanina, partnership and coalition building, kung saan sa simula pa lang ng proyekto, makikipag-partner na tayo, bubuo tayo ng partnership. Sa mga key agencies katulad ng DHSUD, CCC, may activity na ang project with CCC, DILG, NEDA, syempre mga LGUs. Meron din tayong tinatawag na stakeholders analysis para ma-assess ang mga, ano ba yung interest, ano yung stake ng bawat isa, paano makakatulong ang project na ito sa kanila at paano sila makakatulong sa advocacy ng project na ito. At isa pang component nga ay yung pilot testing para maipakita yung benefits. Meron tayong concrete evidence, empirical evidence na pwede nating i-showcase na dahil sa paggamit ng WILO guidelines, ito yung magiging resulta. At yun yung kaninang in-explain ni Doc Rex. At para masuportahan yung mga components na yun, mga partnership building, coalition building, yung pilot testing, at iba pang mga advocacy activities. Ang isang mahalagang component din ito yung mga pagbuo or development ng advocacy materials or advocacy kit na naglalaman ng mga briefing materials. Ito ay para ma-transform sa isang version yung mga explanations na mas madaling maintindihan ng ating mga policy makers, ng ating mga planning officers, yung mga national government agencies na may stake dito sa project na ito. So yun, we are targeting many government agencies at the national level, at the local level for the enhancement of the existing guidelines na tungkol sa pag-apply ng WEM framework or yung Reach to Reef approach. Ate Mia, biglang naki-ate. At, Ate Mia, yes, kasi nga kanina na
parang unang policy advocacy project ito na susuportahan ng Picard. Ano Tama po, Doctrina. Oo. Ano, ate, biglang, bakit hindi ko mag-ate ngayon? Ate Mia, ha, naalala ko si Mia Cabral ng CDC. Anong tawag dito? Ano kaya yung nakikita mo or ninyong pwedeng maging malalaking balakid, no, sa pagsuporta dito sa isang policy advocacy? Unang-una po, katulad nga nung land use, meron tayong tinatawag na bill na land use planning, National Land Use Planning Bill, na for 2 decades ay hindi pa maipasa dahil meron pong syempre kanya-kanyang stake interest, merong mga iba't ibang goals, iba't ibang interest na ipinupush ng iba't ibang grupo. So sa pag-advocate po natin ng paggamit ng WILOG guidelines, baka meron ding mga conflicting interest na hindi naman natin sinasabing masama yon, pero kumbaga conflicting lang talaga po yung mga interest ng iba't ibang grupo. So yun, isa sa major challenges sa pag-push ng mga reforms na ito. Oh, ang dami kasi, no, lahat ng ahensya ay may kinalaman at kailangang makialam din. Uh-huh. At responsibilidad din nila talaga, no, yung tamang pamamahalangan ng watersheds. Kaya medyo malawak nga ang sakop nitong proyektong ito. At siguradong marami pang itatanong ang aking mga kasamahan, pero bago yan, tayo'y magkakaroon muna ng maikling break. Superpower ko, nakakalipad ako. Ako naman, nakakausap ko ang mga hayop. Ikaw, hindi mo siguro alam, pero may kapangyarihan ka rin. Kapangyarihang bumoto. Kapag ginamit mo ang boto mo para iaral sa posisyon ang karapat-dapat na leader, magiging maganda ang kinabukasan ko. Maaabot ko ang mga pangarap ko nang walang pangamba. Masaya akong makakapaglaro kasamang aking mga kaibigan. Kaya sana, yung katangyarihan mo, gamitin mong mabuti ha, para sa akin, at para sa kinabukasan ng milyon-milyong pang kabataang Pilipino. Umaasa kami sa iyo! Ngayong unti-unti na papalapit ang araw ng pagboto sa halalan 2022, naisip mo na rin ba ang mga bagay na dapat mong ihanda sa pagboto? Kung hindi pa, abay huwag mag-alala dahil narito na ang ating mga paalala, mga bagay na hindi dapat makalimutan sa darating na araw ng halalan. May 5 bagay lamang tayong aalalahanin sa pagboto. Una, alalahanin ang mga kinakailangang kagamitan sa pagboto.
Pangalawa, alalahanin kung sino ang iyong iboboto. Pangatlo, alamin kung kailan boboto. Pang-apat, alamin kung saan boboto. At panglima, maging pamilyar sa proseso ng pagboto. Sa paraang ito, ikay magiging handa sa pagboto sa darating na halalan 2022. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na website. Ating linangin ang kaalaman sa pagboto upang maging handa sa darating na halalan. Ngayon, halina't bumoto! At nagbabalik ang PAC para sa agrikultura at kalikasan dito pa rin sa Radyo DZLB Online. Kasama niyo pa rin kami, nila Doc O'Neil at Doc Pam hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At syempre, ang ating resident expert na si Doc Rex at ang ating panauhin na si Miss Mia. Sir Rex, bago po sumundot ng sunod na katanungan si Doc O'Neil, gusto ko lang po sanang magpa-explain ng konti, parang nasa klase, no? Balikan lang po sana natin yung panghuling, yung pinakita nating diagram kanina. Ayan po, ito pong flowchart po sana ay kung pwede po nating himayin. Mm-hmm. Sige, paliwanag ko lang namang mabilis na itong ano, no? Itong nakikita ninyong slide, no? Ito yung major processes, no, o yung proseso, no, yung dalawang step ng proseso ng paggamit, no, ng ridge to reef or watershed ecosystem management framework sa pagbuo ng isang CLUP, no. At dito makikita nyo dito sa bandang kaliwa, no, sa bandang kaliwa yung box ng watershed planning, no. Now ang unang step kasi, no, sa paggamit ng ridge to reef, no, framework sa paggawa ng CLUP ay kinakailangan meron mo ng existing na watershed plan, no, na kung saan nakapaloob ang watershed zoning. Now paliwanag ko yung watershed zoning. Ang watershed zoning ay ang pagkakabahabahagi ng isang watershed nang naaayon sa pinakamahusay at pinaka-critical na gamit ng watershed. In other words, dito natin binabahagi ang watershed into protection area or into production area. Alin ba yung para protektahan and alin ba yung para gamitin? Gamitin para sa agrikultura, sa pabahay, sa urban development, commercial, etc. No, yung protection, ito yung mga bahagi ng watershed na hindi natin ginagamit para doon kasi masisira, no? Pinoprotektahan natin itong mga bahaging ito ng watershed. Kaya mahalaga dapat itong mga ito ay malaman na natin sa isang watershed bago pa ang isang munisipyo or bago ang isang bayan ay gagawa ng kanyang land use plan. Para alam ng bayan kung saan pwede ang pabahay, saan pwede ang iba pang gamit ng lupa, no? At kung alin ang hindi pwedeng gamitin, no? Para doon sa mga gamit na nakakasira talaga ng lupa, ng tubig, ng biodiversity. So yan yung kahalagahan ng kaliwang box, no, yung puting box diyan na, no, na merong limang steps, no. So pag meron na niyan, no, pag meron na niyang yung box na yan, meron ng plan and meron ng zoning, pwede na ngayong gamitin niya ng batayan ng isang bayan or ng mga bayan na nakakasakop ng isang watershed para buuin yung kanilang CLUP, no. Kasi yung CLUP, dito makikita din kung saan ilalagay ng isang bayan, no, ang saan ba yung mga pabahay nila, mga bahayan nila, saan ba yung mga commercial area, saan yung mga agrikultura, no, etc. Yun ang nilalaman ng CLUP, no, maliban doon sa mga specific uses, no, anong tinanim doon, no, anong klaseng bahay, anong klaseng building ang itatayo, no, maliban diyan sa mga yan. Okay. So yun ang magiging batayan nila, yung watershed plan and watershed zoning. Bakit? Para masigurado
na anuman ang gawin ng isang bayan, no, sa kanilang nasasakupan ay hindi makakasira sa watershed. Hindi makakasira sa tubig, hindi makakasira sa biodiversity, hindi makakasira sa lupa, no, at sa iba pang mga resources na nasa loob ng isang watershed. Kaya nga makita niyo yung green box doon sa ilalim ng watershed plan and zoning ensures protection of ecosystems. In other words, itong kaliwang side ng drawing, ito yung nag-i-ensure na maprotektahan ang mga ecosystems at yung buong watershed. Yung kanan naman, ito naman yung mag-a-allow sa isang bayan na ma-meet nila o ma-realize nila, ma-achieve nila yung kanilang economic development goals. No? So ito yung pagbabalansi eh, no, ng protection ng ecosystem and watershed and then achievement ng sustainable development goals. So two-step process. No? May mga areas kasi na meron ng watershed plan eh. No? So hindi na kailangan gawin yun. Titingnan na lang yung plano. At gagawin gabay ng isang bayan na nasa loob ng watershed na yun na may plano na, no, para malaman niya. At teka muna, ito palang lugar na to, hindi na pwedeng gawing expansion para sa agriculture or hindi na pwedeng gawing expansion dahil sa para sa bayan, no, kasi protection zone ito, dito pala pwede, no, dito pala pwede, okay lang dito, etc. So ganun yung mangyayari. Of course, ang siyensya diyan ay dito sa ano, sa kaliwang side mangyayari. Diyan lahat yung trade-off analysis. Although may trade-off analysis pa rin pagdating sa CLUP, pero mahalaga yung trade-off analysis na ginagawa dito sa watershed planning pa lang. So yun yung explanation nitong anong to. Two steps. Watershed planning and zoning. Nagagawing batayan sa step 2, preparation ng CLUP. And maraming nakalinya pa doon plano, nakita nyo, yung nasa yes. Yung mga blue small boxes. Merong CDP, Comprehensive Development Plan, FLUP, Forest Land Use Plan, and then Protected Area Management Plan, and then Agriculture and Fisheries dapat yan, no? Development Plan, and then Ancestral Domain, Sustainable Development and Protection Plan, no? National LDRRMP dapat yan, no? LCCAP and others. So, kapag itong mga plano na to, ibinatay mo sa isang zoning na pinanggagalingan, mm-hmm. Ibig sabihin, masisigurado mo ngayon na itong mga planong ito ay naka-align sa protection ng watershed at ng ecosystem. Mm-hmm. No? Pero kung alisin mo yung watershed zoning and planning na yan, and bubuo ka lang ng plano dito sa itong left side na to, maglalabo-labo yan. Mm-hmm. No? Maglalabo-labo yan kasi walang unifying framework. Mm-hmm. Or coordinating framework. So, yan yun. Kaya naman, Doc Rex, ano talagang dun sa binanggit mo po na iba-ibang mga plano at ang layunin na pag-harmonize or may pagkakaisa ang mga iba't ibang mga planong ito ay talagang yun ay hamon din talaga, sir, ano, sa project na ito, sa WeLoop, sapagkat itong mga iba't ibang plano na ito ay hindi lamang sa isang opisina nang gagaling, iba-iba rin yung kanilang mga stakeholders, iba-iba ang in-interview nila siguro para makapag-come up. At talaga namang ang challenge na ito ay talagang haharapin ng WeLoop, ng Watershed Approach to Integrated Land Use Planning. Kaya naman, sa mga nanonood sa atin, nakita nyo naman na talagang malalim at malawak talaga ang usapin na ito. At kung interesado silang mag-aral tungkol sa watershed, i-contact nyo na si Doc Rex sa forestry, sa CFNR. At bago tayo magpaalam, ano, balikan lang natin si Mia. Balikan ko po kayo, Doc Rex, mamaya. Mm. Ano. Mia, ano naman ang iyong mga huling panalita para sa gabing ito ng ating talakayan? Thank you.
O'Neill. Thank you, Doc O'Neill. Nagpapasalamat lang kami on behalf of the USTP card sa pag-feature ng programa na sinusuportahan ng P-Card at tungang Wheel of Advocacy Project. At sana hindi ito ang huling pagkakataon na makapagbahagi kami ng any news, mga bagong kaalaman, hindi lang tungkol sa watershed. Ngayon po, ngayong taon, marami po tayong proyekto from valuation of resources to studies on Laguna Lake or Small Lakes. So marami, marami po kami na... 7 weeks, meron ata. Yes, kasama ka doon actually. tama yan, Anil. Marami kaming maibabahagi sa portfolio ng Policy Analysis Advocacy Projects na tungkol sa agrikultura at kalikasan. Kaya naman, mabuhay ang opisina niyo sa PICAR. Talagang napaka-timely and relevant. Ano, lalo na ngayon. Hindi ko sana babanggitin yung election, pero dahil nga yun, dun din naman totoo, lalo na ngayon, naninili tayo ng mga yahalal, ano. Kaya naman, mamaya may mga announcement kami tungkol sa inyo, tungkol sa election at mga activities ng UPLB tungkol dyan. Thank you, Mia, no, ang aking kaibigan of 15, 17 years. At balikan natin si Doc Rex. Doc Rex, ano po ang inyong huling maibabahagi para sa ating mga manonood ngayong gabi ito? Siguro ang gusto ko lang bigyan ng mensahe, itong huling mensahe ito ay ang mga local government units, no, kasi napakahalaga ng kanilang role, no, sa pangangalaga ng ating watersheds at saka ng mga ecosystems natin, no. Kinikilala natin na mahalaga yung kanilang mga layunin para sa pang-ekonomiya nila, no. Subalit mayroong paraan kasi para ma-achieve yung kanilang economic goals, no, na hindi masisira ang kalikasan, hindi masisira ang ecosystem, hindi masisira ang watershed. So yun yung layunin natin sa Ridge to Reef, you know, watershed ecosystem management based, no, land use planning. At sana, no, ay talagang maging seryoso, no, ang bawat LGUs na gamitin ng tama ang Ridge to Reef Watershed Ecosystem Management Framework. Kasi bakit? Kasi ito ay para din sa kanilang kapakanan, no. Ang watershed naman at ecosystems, no, ay kapag yan ay sustainable and resilient, no, alam naman natin na ang kasunod niyan, resilient ang development at saka ang mga tao, no. So yun lang yung kahalagahan, no, na dapat ay maging seryoso ang bawat LGUs, no, sa paggamit ng Ridge to Reef Watershed Ecosystem Management Framework. Salamat, Doc Rex. Salamat, Mia, sa inyong pagsama ngayong gabi. Thank you. Ayan. Nako, napakarami na naman nating dagdag na kaalaman at sana medyo na-appreciate natin yung mga proyekto tulad ng policy advocacy kasi hindi siya madaling gawin. Pero yung mga policy advocacy na proyekto, yung makikita natin kung paano tinutuhog yung siyensya papunta sa mga komunidad. So, parang magandang ehemplo itong Willow Project para makita natin na importante ang science-based mga frameworks at ito ay malaki ang maitutulong sa ating mga komunidad. Pero susi dito, syempre, yung pagsali o paglahok ng mga nasa community at para sa Willow Project, yung ating mga local government units kasi sila yung gagawa ng mga plano. Oo nga, parang pero nakikita ko napaka-challenging. Sa una, maganda na maraming utak yung tumutulong, 'di ba? Sabi natin, maraming ahensya ang kasama sa pagpaplano, sa pagbubuo ng pulisiya. Pero medyo mahirap rin pag maraming kasama kasi hindi natin or ang magiging problema natin ay paano natin sisiguraduhin na iisa lamang yung ating landas na tatahakin, no? At yun ay syempre patungo sa sustainable development na kasabay ng pag-angat ng ating ekonomiya at development ay napoprotektahan din naman natin ang ating ecosystem. At syempre may gusto lang akong sabihin kay Ate Mia. Ayan, tama-tama, no? Ikaw o kayo ngayon ay isa ng official partner ng UPP SAE at tayo naman ay meron pang mga susunod na
season dito sa PAC, no? O, usap na lang tayo, pasok natin yung iba pang mga PAC na usapin tungkol sa agrikultura at kalikasan. Ayan, Sir O'Neil, mga pagbati. Ayan nga, so sinasabi ni Doc Rina kanina, no, na maraming, at saka ni Doc Pam, na marami talagang involved pag watershed. Ano, pero mahirap yon. Pero itong involved sa atin na nanonood, kailanman hindi tayo mahihirapan. Dahil tuwang-tuwa nga kami at madami kayong nanonood. Kaya ikalat nyo na ang PAC every Wednesday yan. Ano? So batiin lang natin ang ating mga nanonood ngayong gabing ito. Si Emmanuel Penson mula sa DENR. Yan, lagi din nating kasama yan tuwing Linggo. Tuwing Wednesday, Linggo. Vanessa Torres, Troy Serna, Tom Reyes, Carrie Olivar, Malen Horige, Riza Villar, Madge Tixon. Ayun, ang hirap ng pangalan niya. Kiefer Hian Palier. O, diba? Ang ganda ng pangalan niya. At of course, from DOS Central Office sa Bikutan, Taguig, nanonood din si Miss Anya Roslyn. At of course, may pahabol, si Christine Banalo ay nanonood din sa atin ngayong gabi. Kaya maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsubaybay at pagsama sa amin dito sa PAC. Ayan, sige, idiretso na natin. Doc Pa, may mga announcements po yata tayo. Eh, meron po tayong dalawa. Baka pwede nating i-share yung... Ayan, meron pong ganap ang DNR River Basin Control Office. Iniimbitahan kayo sa isang National River Basin Summit. Ang tema po nila ay Groundwater, Making the Invisible Visible. Ito po ay gaganapin sa March 15 to 16, 2022. At ang links po ay makukuha doon sa QR code na pwede ninyong iscan. At meron naman tayong susunod na announcement. Ito yung 15 Minutes B-Talks, no? Ng University of the Philippines at ng University of Johannesburg. Ito ay webinar series. Ito ay February 24. Bukas na ito, ano? Alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. Hosted by the UPLB Biomathematics Team, no? Pag-uusapan dito ang kinetic systems at ang GlycoLink Network Toolbox, no? Ni Dean Jomar at ni Professor Dylan Talabis ng IMSP. Para sa mga gustong manood, nandiyan po ang Zoom link, meeting ID at passcode. Maraming salamat. Sir O'Neil, alam ko may ganap ka rin sa Biyernes. Oo nga, naalala ko na ito related to sa ano, agriculture and the environment. So ang Global, ako po ay membro ng Global Alliance for Rapid Diagnostics at magkakaroon po ang GARD ng 2022 GARD Forum, Bridging Technologies and Market Needs. Ito February 25 to 26, no, may WOVA platform. And meron din tayong GARD Forum short courses on nanotechnology, R programming, biosensors, entrepreneurship for scientists. Ito pong GARD ay maraming sessions. May Asia session, merong Africa session. At ang nasa Asia session, tayo po yun sa Pilipinas, tayong host, ang pag-uusapan natin ay food transformation systems. No? Magkita-kita po tayo. Tingnan nyo lang po ang Facebook page ng GARD para sa iba't ibang impormasyon. Libre po ang conference na ito at ang mga short courses na ino-offer through Michigan State University. Ayan. Usapang transformation. Parang season 1, ano? Parang season 1, no? Episode 1, no? Transformation agad. Ayan, sige. Doc Pam, meron pa po tayong ganap dito sa UPLB. Ito naman po ay isang event na may kinalaman sa eleksyon mula sa Department of Social Sciences. Meron po silang forum on EDSA 1 and the 2022 elections, reflections on the post-EDSA Philippine politics and electoral prospects. Interesting po ang kanilang guests, si Honorable Maria Lourdes Sereno, si Dr. Carmen Abao at si Mr. Manuel Luis Quezon III. So ito po ay gaganapin
bukas din, tama po ba ang tingin ko, bukas ng alauna ng hapon at nariyan po sa poster ang link para po tayo ay makapag-register at maka-attend. Ang daming ganap, pare, sabay-sabay ba, sabay-sabay? Pero maganda yan kasi ay maraming pagkakataon ng ating mga kasamahan no, na makialam din sa mga kaganapan, hindi lang dito sa UPLB, kundi sa buong Pilipinas. Yan. At international, no? Tama, Sir O'Neill, no? International. International po. At makikita niyo ako doon dahil mag-moderate tayo ng madaling araw. Ayan, Doc Pam, parang tinatawag na tayo ng guard. Oo, guard. Okay, so ito po ang inyong Wednesday habit. Next week ulit. So dito muna tayo nagtatapos ang ika-apat na episode ng PAC Season 2. Maraming salamat po sa ating, of course, ang ating resident watershed expert, si Dr. Rex Cruz, at ang ating panauhin ngayong gabi, si Mia Aranas ng Picard. At syempre, huwag kalimutan ang ating quiz para makakuha ng digital badge. Makumpleto ang ating seminar on watersheds. Ako po si Doc Pam. Maraming salamat po sa isa namang pak na gabi. Ako si Doc O'Neill. At tama si Doc Pam, no? Abangan bukas at ipopost na namin ang link sa Quiz 4. Wow, Quiz 4 na tayo. Makakompleto na natin ang ating short course on watersheds. At ako naman si Doc Rina. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Miyerkules, alas 7 ng gabi, dito pa rin sa Radyo DZLB Online. Ito ang programang Pak na Pak sa Usaping Agrikultura at Kalikasan, ang inyong Wednesday habit after work. Pak! Para sa watersheds! Para sa agrikultura! At kalikasan! Perfect! Magandang gabi! Maraming salamat!